Good morning, good afternoon, good evening sa inyo, mga katambayan online. Today is November 18, Thursday. Hello po, happy Thursday po sa inyong lahat. So ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay pinakamahalaga sa buhay natin ang mga itong mga bagay na pag-uusapan natin. So ayan guys, so karamihan sa atin na mga Pinoy o mga tao na kailangan din natin mag-ibang bansa para magkaroon man lang ng malaking ipon. Pero ang nangyari guys, hindi po nakakapag-ipon kasi karamihan po pinangutan nila muna bago sila nakaalis. So ayan guys, so bago natin pag-usapan yan, intro muna tayo. I'm back! So bago ang lahat, so bago natin simulan, magpakilala muna ako, my name is Renante, ang iyong katambayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel at napadaan ka lang, huwag niyo po kalimutan mag-comment, like, and share. At pinutin mo na rin guys ang button, i-subscribe mo na rin ako para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. So ayan guys, so ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit ka mag-ibang bansa at iwan ang pamilya? Una, para makaahon sa hirap. So ayan guys, very basic na po ang pag-uusapan natin ngayon. Kahit sino ay alam natin yan. Kahit sino ay alam natin ang dahilan kung bakit. Pero, ang malalim na dahilan kung bakit kailangan mo makaahon sa hirap. Kasi nga, sa sobrang hirap dito sa Pilipinas at sobrang hirap makaahon ng trabaho. So, lalo-lalo ngayon sa pandemya, di ba? So, kailangan mo talaga pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. At alam naman natin sa ibang bansa, di ba? Pas ano lang, hindi lahat ay naging okay yung sitwasyon. Minsan naman ay mayroong amo. Di ba ganda? Mayroon na pong amo na matulungin. Di ba? Mayroong amo na babait. Di ba? Na parang supportive pa kung ano yung ginagawa mo. Kung namimiss mo yung pamilya mo, pwede kang tumawag. So, mayroon namang amo. Parang mahigpit sila. Hindi nila pinapayagan yung tao nila na tumawag sa ibang bansa kung may kausap, kung sa oras ng trabaho. Minsan nga, sobra-sobra pa ang trabaho, may overtime pa. Pero, ayan guys, karamihan po kasi sa atin dito sa Pilipinas, sa mga panag sa buhay na naiwan, so ang akala nila, pagdating ng mama mo or tatay mo doon sa ibang bansa, ay makakaahon na kayo sa hirap. So guys, lagi natin po tandaan guys, na ang lahat na pinaghirapan ng nanay mo, kapatid mo, mga anak mo na galing doon sa abroad, alam naman natin ngayon, di ba? Tayo ay namulat ngayon sa makabagong panahon na alam na natin dahil sa napapanood natin sa social media na ang lahat na nag-OFW ay hindi ganun siya kaan. Although, masaya sila doon, okay lang naman sila doon, pero mahirap pa rin yun dahil nga andun yung pagod, puyat, at nahuhumsik sila at gusto nila makausap yung pamilya nila at gusto nila umuwi pero hindi pwede kasi kailangan pa nila magtrabaho at para magkapag-ipon ng pera. So, ayan guys. So, may naintindihan ko ba tayo sa number 1 para makaahon sa hirap? Number 2, bakit kailangan mag-ibang bansa at iwan ang pamilya ay mabigyan ng kinabukasan ang mga anak. So ayan guys, so karamihan sa atin, kahit ano, based sa aking experience, tinatanong ko yung ibang OFW, yun po yung sagot nila, kailangan niya magtrabaho doon sa ibang bansa para makapag-aral ang kanyang mga anak o yung mga makapag-support na sa mga kapatid, ayan, para makapag-paaral sila. So ayan guys, isa din yan sa dahilan kung bakit kailangan nila magtrabaho sa ibang bansa. Pero, ano po ba yung mga nangyayari sa mga bagay na yun na ang gustong hangad lang naman na makapagpa-aral ka ng mga anak or mga kapatid or sino man ang gusto mong tulungan para makapag-aral. Di ba po parang ang hirap naman kasi mo na nagpapa-aral ka tapos hindi naman na-appreciate ang binigay mong support o binigay mong pera, yung mga pinapadala dahil hindi mo naman nakikita kung ano ba yung pinagamitan ng pirang pinapadala mo guys. So, hindi naman po lahat guys, pero may ilan po na may mga, di ba, may mga estudyante na ganun po yung ginagawa na parang hindi po sila tapat sa mga magulang o sa mga kapatid nila na nag-aaral po sila. Pero hindi po ginamit sa tamang paraan. So guys, lagi po natin tandaan guys na lalo-lalo na ngayon sa pag-ingatan po natin yung mga pinapadala ng pera na galing po sa ibang bansa na pinaghirapan ng magulang mo o kapatid mo o kung sino man yun kapag-anak mo na sa ibang bansa. Kasi alam po natin na hindi po biro magtrabaho sa ibang bansa. So, kaya nga po nagtrabaho po siya para po yung sa inyong makapag-aral po kayo ng maayos at mabigyan po kayo ng allowance. So, ayun guys. At the same time guys, gusto po kayo makapag-aral at makapagtapos po para magkahanap po kayo ng magandang trabaho para magkaroon po kayo ng
kinabukasan. So yung pangatlo, bakit ka mag-ibang bansa at iwan ang pamilya dahil gusto mo mag-ipon ng malaking pera. So ayan. So ayan guys, dahil nga, gustong-gusto natin, lalo-lalo na, di ba tayo, kahit sino gusto natin na makapag-ipon ng malaking pera para sa ganun ay pwede natin magamit sa ating sa magandang paraan kung gusto mo mag-negosyo o kung gusto mo gawin ng ano, di ba? So, pangarap ng mga alien, mga OFW na magkaroon ng malaking pera para makapag-ipon. Kaya gusto nilang mag-abroad. So, alam niyo guys, so, ayan, so, continuous natin pag-uusapan natin yung pagbigay ng ano para sa pagpaaral. So, ngayon po para gusto ko ng OFW na makapag-ipon po siya. So, ang gawin niyo na lang po, ito lang po yung masasabi ko, para makapag-ipon po kayo, ibangko niyo na lang po yung pera niyo. Maliban po sa may pinapadala po kayo dito sa Pilipinas, eh, kailangan niyo po mag-ipon sa pamigitan sa banko, mag-open account po kayo, mag-uli po kayo sa banko, or gumawa kayo ng paraan para magkaroon pa kayo ng extra income. Or, di pa yung ginagawa ng iba, gumagawa ng iba yung nagpa-part-time po sila. So, ayan guys. So, karamihan po sa ano sa UAS. So, karamihan marami sila. Ang alam po lang sa UAS, di ba? So, marami nagpa-part-time po doon. So, depende po sa oras. Mga 3 hours lang, 2 hours yung part-time. So, maglilinis lang sila ng parlor o naglilinis lang sila sa isang kwarto. So, malaking bagay po yan. So, ang ginagawa nila, kung may gusto silang bilhin na pang-personal nila, doon na sila kumukuha doon sa part-time nila. Isa ito sa ano paraan para makapag-ipon ka dyan sa abroad guys, kasi hindi mo pwedeng ipapadala lahat po yung pera kasi mauubos din po yan. So pagdating ng panahon po na kailangan mo na yung emergency, so wala na po kayong mauubos, so mas mahirap po yan. Base sa aking experience po, mas mahirap po kasi pag na nasagad ka na, di ba, kakaroon ka ng negative kung ano man yung sweldo mo, ay wala ka na makuha dahil na advance nila po. Yung pang-apat guys, kung bakit ka mag-ibang bansa at iwan yung pamilya, ay magkaroon ng sariling negosyo. Karamihan sa atin talaga guys, yun yung ginagawa, yun talaga yung pangarap nila kahit sino. Kahit itanong mo kahit kanino, mo itanong sa mga OFW, yan ang gusto rin nila, magkaroon ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Kaya gusto nila makapag-ipon ng malaki dyan sa abroad. Pwede po kayong mag-invest. Marami po kayong pwedeng tingnan. Mag-search lang po kayo sa YouTube o sa Google. So, ayan. So, marami po kayong pwedeng kung paano magkaroon ng online business o kung paano mag-traditional business, guys. So, ayan. So, search lang po kayo sa Google or sa YouTube. So, isa na rin po dito. Di ba yung sa mga, ano, mga cart-cart? Di ba yung mga pagyari sa mga tawag, no? Mga shake, di ba? So, ayan. So, shumay, mga ganyan. Diba guys? So, isa lang po yan sa example na pwede mong gawin dito sa Pilipinas kapag ikaw ay gusto mong mag-business pag ayaw mo na mag-ibang bansa at dito ka na sa ating dito ka na mag-for good. So, ayan guys. So, yun po yung gawin. Pero bago po yun, punting tips lang po, pwede po kayong mag-aral para kung paano magkaroon ng negosyo, paano patakuin yung negosyo guys. Kasi alam mo guys, hindi lang basta-basta na magkaroon ka ng negosyo. So, kailangan nyo po aralin bago nyo po gawin. Kasi ikaw po mismo ang magpapatakbo. So, kung gusto mo yung katulad nyo yung cart, yung gusto mo yung shumay, or gusto mo ng shake, diba? So, kailangan pag-aralan nyo po ng mabuti para po hindi po mapunta sa wala ang ilang puhunan. So, disclaimer lang po, pag ikaw po yung pumasok sa isang negosyo, possibly pong magkakaroon po kayo ng lugi. So, asahin nyo na po may lugi po yun. Ang maganda lang po yung kapag ikaw ay nalulugi ay may matutunan ka doon at mag-ingat ka sa susunod na gagawin mo. Diba guys? So, kaya dapat lagi po natin tandaan na pag nag-negosyo po tayo, dapat pag-aralan po natin ng maayos at para po magiging successful ang iyong negosyo. I hope na may natutunan po kayo sa sinishare kong video sa araw na ito. Ayan, today is November 18, Thursday. Kaya po, happy Thursday po sa inyo lahat. So, ayan, kung bago pa lang sa akin channel at pinanood mo hanggang doon ang aking video, huwag kalimutan po mag-comment, like, and share. At pindutin mo na rin guys ang bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video. By the way guys, my name is Rinanti Andaya, ang iyong katambayan. See you the next video. Bye! Thank you so much. Let's talk.